Guys, magandang hapon. Ang topic po natin ngayon ay diodes. Ang electronic symbol ng diodes ay ganito. So, ang anode ay dito. Anode. At saka ito ay, dito ay cathode. So, guys, ang diodes ay ginagamit ito as a one-way direction of current, no? So, kung meron po kayong positive dito in-apply, dito sa anode, merong flow of current papunta dito sa cathode dito. Pero kung nag-apply ka ng positive dito, wala pong flow of current kasi one way lang siya eh. So ibig sabihin pag ganun lang, hindi yung pag ganun. Kung apply ka ng positive dito, wala siyang flow of current. Kung mag-apply ka dito, meron siyang flow of current. So ang nangyayari niyan, parang switch, current switch siya na ginagamit sa ating electronics. So kung halimbawa ay nag-apply ka ng positive dito, so ibig sabihin open. Pero kung nag-apply ka ng positive dito, ibig sabihin ay may flow of current. Okay? So, iayusin natin ang drawing natin. Ganun. So, meron siyang flow of current kung positive dito. Okay? Pero kung dito ka nag-apply ng current, wala siyang flow of current. Ng positive pala, wala siyang flow of current dito sa papunta dito sa kabila. Kung nag-apply ka ng positive, meron siyang flow of current. Okay? Maliwanag, guys? So, mga ang diodes, malalaman mo kung defective siya. Kasi ang kadalasan, kung mayroon tayong, let for example, diodes, no? Kung minsan ito palagay mo anode, ito ay cathode, malalaman mo ang diodes kung defective. Ito, no? Kasi mayroong tinatawag na shortage. Short, or they call short. Ibig sabihin, both side merong current flow. Kung mag-apply ka ng positive, merong current flow. Mag-apply ka ng positive, merong current flow pabalik. So, ibig sabihin yan, guys, yung diodes mo ay short. Defective siya. So, meron naman nangyayari, guys, na kung meron kang diodes, both side, cathode, tsaka anode, no flow of current. Ibig sabihin, no flow of current. So, ibig sabihin yan, guys, ang diodes mo ay open. Ibig sabihin, mag-apply ka ng positive dito, walang flow of current papunta dito. Mag-apply ka ng positive dito, walang flow of current dito. So, ibig sabihin yan, no flow of current, so, ibig sabihin open. Okay? Open yung diodes mo. While dito, nag-apply ka ng positive dito, meron siyang flow of current. Pag nag-apply ka ng positive dito, meron din flow of current dito. Ibig sabihin, shorted yung diodes mo. So, yun, guys. I-demonstrate ko po sa inyo kung kadalasan bakit
Ganon ang nangyayari. So guys, meron tayong sample para pakita sa inyo. At para malalaman nyo kung paano ma-identify yung defective diodes. So, una bis, first, gagamit po tayo ng multimeter. Kasi ang multimeter ay ginagamit sa pagtesting ng tawag dito, component, kagaya ng mga transistor. Meron tayo mga resistor. So, gagamit tayo ng block 179. So, meron po tayo mga sample ng diodes dito, guys. Bago pala malaman nyo kung ano itong mga klase ng diodes na ipakita ko sa inyo, at para malaman nyo. So guys, ito yung tinatawag na metal type rectifier diodes. Ito kadalasan ginagamit ng mga high current charger, mga charger na mga battery na malalaki. So diyan guys, ito naman meron tayong tinatawag na plastic. Ito ay IN4007. Tsaka meron tayong crystal. Ito yung IN4148. So, kung nakikita nyo guys, ayan. Crystal yan. Ito ang plastic. Okay. Ito bridge rectifier to guys. So, ibig sabihin ng laman ito bridge 4 na diodes na sa loob. So guys, pupunta po tayo kung paano natin ma-check yung diodes kung defective o hindi. So, una, isi-things mo ang block 79. Pero guys, hindi ko inaano to yung block, pero wala akong magamit na multimeter, kundi ito lang. So, ang aking multimeter ay block lang. So, yun. Para makita natin kung paano mag-check ng tawag dito ng diodes. So, pag nag-select kayo guys dito sa diodes, okay, pindutin nyo ito kasi ngayon sa continuity check na yan, pindutin nyo ito, makikita nyo sign ng diodes at saka yung volts DC. So, ngayon, meron tayong T-spread. So, malalaman natin kung defective o hindi. Ito guys. Ayan. So, ibig sabihin yan, good. May flow of current siya, may resistance from anode to cathode. So, yan. Pag ni-reverse mo, wala. So, ibig sabihin, wala. Meron, tsaka wala. Ito meron, tsaka wala. Okay? So, ito yung unang diodes natin. Pangalawang diodes, titest natin. Ayan, guys. Meron. Okay, wala. Okay? So, ibig sabihin, mga good. Itong dalawa, good. Ngayon, dito na naman tayo sa isa. Okay. So, ibig sabihin, guys, shortage ito. Wala siyang resistance. Kahit i-reverse mo, meron pa rin siyang so ibig sabihin shortage yan. Ayan guys. Okay. So ang itong last diodes natin. Okay. Ayan. Wala. So wala. So ibig sabihin sira din to. So ibig sabihin no flow of current. Okay. Tapos yung ito, may flow of current, tapos wala. So, ibig sabihin, good. Ito, shortage ito. Ayan. Both side, mayroong flow of current kasi shortage yan. So, yun guys, ang kung paano mag-identify ng diodes at kung ano ang itsura ng diodes.
So, yun guys, thank you. At subscribe sa channel. At meron pa po tayo mga ibang video na makatulong sa inyo at magkaroon ng idea kung paano mag-check ng diodes. At yun guys, salamat and thank you.